Yes po, Ma'am Winnie, totoo pong isa po itong sakit. Usually, ang broken heart syndrome po o yung tinatawag naming takot subo cardiomyopathy ay usually nagsisimula kapag meron kang intense or extreme na emotion or pwede kang nagkaroon ng severe na physical illness kaya ka nagkakaroon nito. Ano ho ito mga severe illness na to para maging para magresulta sa broken heart syndrome? Okay. Usually po, ang mga severe illness or severe emotion or extreme emotion, kagaya nung halimbawa, may bad news, namatayan ka ng mahal sa buhay, pwede rin po na kapag kayo po ay merong severe na sakit or yung mga critical illness na pwede magdulot po ng depressions or yung mga talagang sabi mo nagiging broken-hearted ka. Pwede po kasi ang mangyari dito ay yung puso ng pasyente ay lumulobo at humihina yung pagpampu nila. So yung mga patient po natin na nasabihin nila na busted ako, pwede rin po magkaroon ng broken heart syndrome po. Ah, so Doktora Joan, hindi lang pala dahil sa love. Well, of yes, course, yung ibang love na alam niyo naman yung tinutukoy kong love, no, yung broken-heartedness. Ito pala ay maging sa sa iba pang mga sitwasyon, katulad nga po ng nabanggit ninyo na baka namatayan ng loved one o di kaya merong sakit na malubha, na oo, lalo na pagka marami ka nang hindi nagagawa sa sarili mo, no, yung mga dati mong, kung dati kang aktibo, hindi ka makapag-exercise, makalakad ng malayo, eh masakit din naman po talaga sa dibdib. Oo, eh ano po yung mga sintomas na nararamdaman para dito sa broken heart syndrome na ito? Okay. Usually po, ang broken heart syndrome, common po ito sa mga kababaihan na may edad 50 pataas, usually mga postmenopausal. Pwede rin magkaroon ng lalaki, pero mas madalas ang babae. Ang usual na sintomas po nito ay para rin pong nakaka-experience ng heart attack. Kasi po, ang una sa kanilang mga sintomas ay nagkakaroon sila na chest pain or mapaninikip ng dibdib, masakit ang dibdib po nila. Yung iba po, hinahapo, hinihingal. Yung iba naman po ay nagkakaroon po ng palpitation po. At yung iba po naman po ay nakaka-experience sila na kapag humihiga sila para silang nalulunod. Yung iba naman po, meron silang irregular heartbeat. Oh, wow. Paano po ang gamutan nito, doktora? Okay. Usually po, ang broken heart syndrome po, okay, pag naka-experience na po ang pasyente ng mga sintomas na nabanggit po, kailangan nila magpatingin sa doktor para masuri kung ano po ang pwedeng dahilan po nito. Usually po, ang gamutan po dito ay, ang tinatawag po kasi namin broken heart syndrome ay transient lang. Pag sinabi mong transient, ito po ay gumagaling din po naman. Nawawala lang, kailangan mas maagapan. Kasi okay po, usually tinitreat po ito ng para din pong treatment po sa mga patient na merong heart attack tsaka heart failure. Nagbibigay po tayo ng pampalabnang ng dugo, nagbibigay po tayo ng gamot para po sa puso. At the same time po, yung mga pasyente po natin dito ay ina-advise din po na magkaroon po ng cardiac rehab. Yung iba naman pong patient nag-undergo po ng stress management para po mas makapag-cope up sila sa kanilang stressor. And at the same time po, importante rin po na magpasuri sa doktor at wag basta lang po tayo mag-diagnose na may broken heart syndrome. Kasi po, delikado rin po ito kapag napabayaan or uminom ng gamot nang hindi na nararapat. Ayun. Usually kasi kailangan din ma-check din po ng doktor, like mapa-2D echo nila, para makita talaga kung may evidence tayo na meron po tayong pagpalya sa puso. Himay-himayin natin, Doktora Joanna, no? Kasi nabanggit nyo una, number one, transient lang. So, ibig sabihin, hindi siya permanente. So, halimbawa, hindi siya permanent. Nagagamot. Yun ang maganda. No? Ilang porsyento sa pag-recover ng pasyente sa broken heart syndrome ay ang kanilang mental health. Agree. Correct po, Ma'am Winnie. Kailangan din po natin bigyan ng pansin dito ang mental health natin. Kasi po, pwedeng makarecover o maka-back to normal as in 100% ang puso,
kapag tayo nagkaroon ng broken heart syndrome kung maagang naagapan. However po, may mga cases din po kasi tayo na partial lang po ang maging paggaling po nito dahil sa iba nilang mga naging sakit, gaya po ng mga may hypertension, may diabetes na patient. Minsan po kasi pag may mga ibang sakit, nakakadagdag po ito para hindi makarecover ng maayos ang puso. Yeah. So very important talaga na pati itong mga comorbidities na to ay mabigyan po ng pansin. Well, you mentioned comorbidities. Doktora, ito bang broken heart syndrome ay maaring maghatid ng comorbidities? Like, okay naman ako, pero can this cause me more trouble if I don't address it immediately? Yes po, Ma'am Mimi. Pwede po maging mag-cause po ito ng mga comorbidities. Kasi pag hindi ito na-address ng maayos or hindi ito nag-recover agad or ng maayos na recovery, pwede mag-heart failure po ang patient. Oh, wow. Kasi nga po, sa broken heart syndrome, lumalaki, lumulobo yung puso, may portion ng puso na lumulobo at humihina ang pag-pump nito. Ngayon, kung hindi po ito ma-address agad, pwedeng magdulot to ng heart failure, irregular heartbeat, and even sudden cardiac death po, pag lalo na malaki ang damage na naapektuhan po nito sa puso ng isang pasyente. Kanina po, doktora, nabanggit nyo as part of treatment and recovery maintenance, yung cardiac rehabilitation. Ano pong ginagawa doon? Okay. So cardiac rehabilitation po, ito po ay pupunta sa para pong cardiac rehab center. Doon po ay tuturuan at tutulungan ang mga pasyente ng ating mga physical therapists po, yung mga trained po sa cardiac rehab. Mm-mm. Para po ma-reintroduce sa kanila ang physical activity. Hindi kasi pwedeng pag nagkaroon ka ng mahinang puso, exercise agad. Uh-oh. Meron po tayong mga susundin ng pamamaraan, exit na ejercicio or exercise para po at nararapat po sa puso. Ayun. Kasi pag po may mga patient kasi tayo na pangit ang puso at nag-exercise na hindi lang nasusupervise, pwede po kasing lumala po ang sakit sa puso. So ang maganda po sa cardiac rehab, supervise po ito. Meron po tayong mga cardiac monitor na nakakabit habang ang pasyente po ay may ginagawang exercise. May prescription exercise po ang ginagawa sa kanila. Para makita rin po kung sila po ay nag-exercise, meron po bang mga abnormality activity ang puso ng isang pasyente. Yun, supervised, ika nga, no, doktora. Doktora, sa inyong kaalaman, marami ba nagkakaroon ng broken heart syndrome ngayon? Well, kung ikukumpara natin ang datos ng broken heart syndrome, mababang porsyento lang po so far ang nadadiagnose po. But I think may mga ibang tao dahil hindi nga sila nakakapag-check up pagka sila nakaka-experience ng ganito, probably mas mataas po siguro ang data ng mga taong nagkakaroon ng broken heart syndrome na hindi natin alam. So, usually, kapag ang mga pasyente natin na may broken heart syndrome or yung may mga na-experience silang extreme emotions, okay? Uh-oh. Kasi extreme emotion could be bad news or very, very good news. So, most of the time, it's the bad news that causes them this kind of syndrome. So, pag may mga ganito, ang advice namin, magpatingin agad sa doktor. Kasi siguro sa 10 pasyente ko, isa pa lang naman ang na-experience po na nagkaroon talagang broken heart syndrome. Okay. And probably because it's temporary, kumbaga, yes, kung na-manage naman nila agad yung emotions nila, hindi naman agad lolobo ang parte ng puso, ano, doktora? Yes po. Uh-oh. Yes po. Okay. Meron tayong text, tanong mula sa ating Teleradyo YouTube, si Maryam Abualfath. Tanong ko lang po, tumigil po ako sa pag-inom ng maintenance ko sa hypertension at hypothyroidism. Pwede ko po ba ituloy yung same meds? Since December po ako di na inom ng gamot. Salamat po. Naku, doktora, can you answer this? Yes, Ma'am Winnie. Mm. Ang isa pong sakit, kagaya po ng hypothyroidism and hypertension, kailangan po talagang ito ay naka-maintenance na gamot. Opo. Ngayon po, kung itinigil niya yung gamot niya, ang ideal po dyan is pumunta ulit siya sa doktor niya
para po makita at masuri ulit kung ano po at kailang ano po yung kailangan nilang gamot na inumin. Kasi po yung mga kagaya ng ganyang sakit, kapag napabayaan ay pwede pong mauwi sa complication. And even hypertension and hyperthyroidism or thyroid problem can lead also to heart diseases. Eh so, bakit Doc, hindi ko dapat ba... po minsan kasi na out of stock yung ano eh mga medicine, 'di ba? Eh tapos yes, liliban ako, depende kung kailan magiging available. Eh ba't hindi ko na lang basta-basta itutuloy 'yon? Kailangan titingnan pa ako ng doktor. Well, ideally po kasi i-mention ko lang po na ang mga gamot natin ay may mga dosages at saka may generic name. Mm. The reason why you have to seek a consult or an advice from your doctor para po kung merong alternative. Kasi for example, isa pong brand ng gamot, marami pong brand ng isang generic na gamot. Oh, okay. So, may mga possibility po na hindi available yung brand, pero yung generic name niya is still available. So, mas maganda rin po na talagang ipakonsulta kasi may mga ibang doktor. Halimbawa, usually yung 5 milligrams nilang gamot, yun ang iniinom nila. Pero ang available sa market or sa pharmacy is 10 milligrams, for example po. Baka pwedeng hatiin para maging 5 milligrams. So, the reason why very important po ang magpakonsulta o magpasuri sa doktor kapag may mga ganyang instances po. Kasi may mga times kagaya na po ng ating viewer na December niya huling nainom yung gamot niya. So yung 2 months period po na yon, pwede rin po kasi na may naging changes na hormone level in time po sa blood pressure na makakailangan po ng additional or palitan na po ng ibang gamot kung may need po or indication naman. Or pwedeng ano, tapos na, hindi niya na kailangan, ano, Doc? Good news yun. Usually kasi, Ma'am Winnie, if it's hypertension and thyroid problem, most of the time, it is a maintenance period. Talagang may maintenance na po sila. Forever and ever na yun. Opo. Ayan naman pala. Okay, naku, maraming salamat, Doktora. Ang dami naming natutunan sa inyo para sa tawag dito, broken heart syndrome, na hindi pala dapat ipagwalang bahala. Consult your doctor at once. Maraming salamat po. Salamat din po. Ayan, si Doktora Jawan Casares San Pedro, ang ating internist at adult cardiologist for today.